tayo. Blue side natin, mga Besiwap, ay ang EFIOS Esports. IGQT ang gagamit ng YSS. We have three more for this Esmeralda, Lotus on the PNK, RTC para sa Nyang Chang'o, and Mimao sa Hayabusa. Yan, para sa atin namang U-Level, Dwayne Wade para sa kanyang Lancelot. Larry Bird naman para sa kanyang Yuzong. Team Duncan para naman sa kanyang Atlas. Jason Kidd para sa kanyang Gushion. Dark Nomit si Ossie Dian para sa kanyang Parsa. Ayan, ako. Binitaw na ni Dian yung ano niya, Parsa. Niya yung ipon. Binitaw na ni Dian yung ipon niya. Nauna nag-level 2 dito yung si Mimo, patay yata sa kanya. No po. Pero ito makapansin mo, Blackbait, sa lineup ng upper level, parang same lang din siya nung lineup ng EFIOS Esports. Kanina, isipin, palitan mo lang na ano, palitan mo lang na lunok si Farsa. Mm. Parang yun na, more on burst naman ng upper level. Ang question dito, kung kaya mo i-pull off ng upper level yung ginawa sa kanila ng EFIOS Esports kanina. Pero so far, medyo may edge. Hindi yata sila dito. Ay, nakuha nyo yung Dwayne Wade. Low life mga kaibigan, pero masesecure pa rin dito ni Dwayne Wade. Although kita natin ha, patay na naman siya dito. Grabe si Mimo! Para magkaaway sila ni Jason Kidd sa totoong buhay. Charot lang. Ang lalim nun eh. Napatay niya kasi nung una. Kailangan niyang bigyan ng bigyan niya para di mag-level 4. Oo. Oh, para maano. Kumbaga, okay. Kaya finurse din ni Mimo dun sa may top lane. Kaya zone out niya. Kasi guys, para ma-delay na agad sa minion wave. Kahit mabawasan lang ng isang minion yung wave dito ng Gushion sa may bottom lane, edge na agad yun. Kasi mauna mag-level 4 dito yung Hayabusa natin. Kasi una siyang nakapatay. Oo. So, ano mas mabilis dito? Kasi mag-clear yung Hayabusa, nilabanan niya sa clear ni Jason Kidd. Kaso wala eh. Nag-level 2 agad dito si Mimo. Kaya nakaano agad yung kumbaga na eagles na sa pag-atakas kumbaga. Pero good thing for upper level guys, ang pinupuntahan dito or pinupuntahan ng Lancelot, yes, is this Gushion sa may bottom lane. Pero top lane side natin, nag-ano na dito ah, nag-ulti na si Larry Bird with that Dragon Dance, mga kaibigan. HQT halos wala ng buhay. Here goes the PNK for the zoning out potential. At Team Duncan is here for the backup question. Kumakapitay pa sila, hindi. Nag-ulti na si YSS, mga kaibigan. Here comes RTZ with that Meteor Shower. Although walang tatamaan, pero fast clear of minion wave. Babasagin yata nila to kasi walang buhay yung isa dito. Kasi pa-uwi pa lang. At hindi makakadepensa na maayos dito si Team Duncan. Pero tingnan natin guys, isang depth minion wave na lang yan. Ayun na! Siya. Ang sakit ng stars! Ito stars, yung stars na pagbigyan ka, hindi ka makapa-thank you. Hindi na thank you po sa stars, hindi eh. Patay ka dyan eh. Medyo ano dito, medyo maganda pinapakita ang aggressiveness ng EFIOS Esports. Parang EFIOS Esports, laging lamang sila sa hero. Tas yung execute nila laging ano, on time talaga. Lagi di sila magpapalamang talaga sa early game. Parang calculated, no? Parang calculated yung performance. Naku, di pa nila nakuha. Iniwan. Isang kilo na lang, Fatalix, mga kaibigan. Here comes the first airstrike. At kita natin, dalawa ang napatay at napi-out dito. Sa side ng EFIOS Esports, Team Duncan, halos wala na rin buhay though. Pero kita natin dito, pinasok ni Ryber, Imao. Ayun, makabawi na. Nakabawi na. Wala double kill for Jason Kidd. Ganda nun. Di nila nakuha yung turtle eh. Nag-level par lahat ng ano, ng support ng U-Level pagkakuha nila. Oo. Isang tira na lang yun eh. Isang tira na lang. Piling ko miscalculated para sa ano, sa side ng EFIOS Esports. Kasi, nung isa na lang tira na lang, pa-dash away na rin si IGQT. So, kahit ma-secure niya sana, regardless kung mamatay siya, kasi parang low life na rin naman siya to, at least na-secure niya yung total objective. Ah, natatakot rin kasi si IG dito, wala pala siyang purify, pati, wala purify, pero yung clicker niya cooldown. Okay. Kasi Atlas kanina, tsaka yung ano, Yuzong, kumbaga yung umano sa kanya. Pero kita natin dito, for upper level, ang ganda na nangyaring yun para sa kanila. Flicker in para kay Team Duncan. Din na dito ang PNK plus at ultimate, mga kaibigan. And Dwayne Wade with a kill para sa dito ng upper level. Meteor Shower lang din naman. Team Duncan is down. Pero killing spree. Ayun na, nagkabaw yan na sa bottom lane. Nagalit na si Jason Kidd. Sinagasaan dito si Z-Mar. And that is it. Dwayne Wade, dash away para sa ating teams dito. Pero si Larry Bird, gustong patayin ni RTZ. Dapat, diba? Ganda ng ginagawa dito ng U-Level, di nila binibigyan ng space si AJ dito sa top lane. Dinedep talaga nila ng, ano, ng full force sila. Pero dito si Jason Kidd, mukhang lumalamang siya dito sa Hayabusa. Oo, lumamang na, mga Besiwap. 3-1 at tsaka level 7 na dito si ano. Yun yung medyo delikado dito for the Hayabusa. Kasi eventually, pagka ano, mababurst down na siya agad.
So, ito pa naman ang Gushun na side lane. Kasi, yung target mo dun, isa lang eh. Kaya, kaya mo talagang bursin. Kahit mapaano ka nga lang eh, mapapindot ka lang bigla. Mm. Yun mahalo na, yun, na siya to target. Yun na talaga matatarget mo sa side lane eh. Lambot pa ng katapat niya, Busa. Oo. Paunahan kung gulatan na lang yan. True, kailangan talaga magtago dito, mga kaibigan ng Hayabusa, kung ayaw niyang mapatay agad. Pero ito na ang ating ikalong turtle para sa ating laro, Team Duncan with the Otloom. Pero kita natin, masisecure dito ng upper level. Dragon Dance dito na. Larry Bird with the damage. Meemaw is down, mga kaibigan, nahuli. At Feral Airstrike para kay Dirk Nowitzki or kay Dian. Patay si Larry Bird though. Aji Cutie na ikipagsuntukan, na ikipag-espadahan. Twin Wade with a kill. And it's going to be a 2-for-1 trade in favor of upper level plus a turtle objective para sa kanila. Di, ang galing kasi, ano, dapat din na sila lumaban dito kasi kayang secure talaga ng new level dito yung turtle. May retry sila. Tsaka yung Lancelot, 205 siya. Siguro marami na tong item. Protect nga ako direct. Pa-endless battle na pala siya dito. Oo. Pero patay lang pera nila nung Gushun, no? Oo, kasi grabe yung Gushun, naka-ano din siya, hindi, sa bagay. Pero yung Pauli Gushun, crystal Pauli na. Crystal na. Sakit na itong Gushun. Grabe mo, yun. Ang sakit niyan talaga mamaya. Kumbaga nakabawi, na-redeem na ni Jason Kidd ang sarili niya sa huling season ng NBA. Kahit hindi na talaga. Kahit hindi na talaga naglalaro. Anyways, guys, sinabi lang for Jason Kidd, that is the Holy Crystal na mga kaibigan. Ang nakinagandahan pala dito sa, ano, sa side ng upper level, meron talaga silang solid na taga-crowd control. For APS Esports kasi, since sila na yung late ngayon, ang pinaasahan lang nila ng crowd control is si Koopa. Unlike dito, may Atlas pa na kailangan pansinin ang upper level. At guys, sabi natin, it is the endless battle for Dwayne Wade ngayon ng upper level. Kaya nga, ang hirap masyado ginagawa dito ng APS Esports. Simula nung nalugi sila sa turtle, nakahinga yung ano yung U level sa anong ginawa nila nung early. Tsaka easy burst na to kay yung Gushun, no? Actually kahit yung Lancelot, ayun na, speaking of. Hindi na kailangan pa ng tulong ng ngayon. Kanina yung U level kulang sa burst. Ngayon puro burst sila. Super burst. Tapos yung Ipios naman, yung Ipios late game sila dito. Kaya pumik sila ng Chang'e dito para pang dip. Oo, para mabilis, kumbaga. So, tinan natin, mga kaibigan, yung sinabi ni Lodi Pakbet natin, it's all about pang late game para sa APS Esports. Ang based nga lang dito sa performance ng U-level. Ano eh, kaya na nilang pumasok basta-basta eh. Kasi may pang-in sila eh, no? Ayun na naman. Otlum lamang, base up. Tsaka meron sila pang zone out si Dirk Nowitzki. Pag nakita niya pumasok dito, true. Pag nakita niya dito pumasok yung ano niya, yung kanyang Atlas, tsaka si Lancelot, automatic sign na yun para sa kanya na mag-Fairy Instinct. Yun naman dito yung ano, yun yung crucial para kay Hayabusa tsaka kay Esmeralda. As much as possible, dapat mapatay niya na yun agad. Yung pang zone out. Yun, mid. Sira ang mid, mga base up. So, baba yata naglalaban, no? Ayun na, labanan mga kaibigan. Level 9 versus level 9. Pero nakita natin yan kanina. Pero nung time na yon, upper level ang may Hayabusa at EFUS Esports ang magamit ng Yuzong. At nahirapan din ang Yuzong. I mean, nahirapan din ang Hayabusa at that time na kontrain si Yuzong. Parang nagkapalitan nga na. Parang dito sa EFUS late game tapos sa U-level early game nila. Puro pang-burst sila dito eh. Pero maganda yung ginawa ng APS kanina nung early game, nabawian lang talaga sila sa turtle. Oo, sa turtle talaga nagsimula mga besiwap. Doon na nagkandagulo-gulo ang kanilang rotation. Pero kita natin ang upper level nakaabang dito sa may bottom lane side. So, pwede sirain yan kasi walang dedepensa dito for APS Esports. Ang masama doon for APS Esports, wala naging trade para doon sa ano na yun. Literal, nasa middle lane lang din sila. Nahirapan sila umakit eh. Oo, tapos ngayon, baka maagawan pa sila ng buff dito sa mas mahihirapan pa. At kita natin Larry Bird with that Yuzong, mga kaibigan. At successfully, may buff naman na ngayon si Dirk Nowitzki or si Farsa. Mas mataas ang chances na makapag-spam ng skills para sa kanya. Titingnan natin dito, pumipesto na sila sa alert kasi pwede nilang i-take to. Di mayata makakalaban dito EPS Esports. Oo, mahirap.
maraming pang ano dito. AOE kasi guys, ang difference kasi although AOE din naman yung EPS Esports, pero hindi talaga siya yung parang solid burst. Sa EPS kasi, yung AOE nila nakabase sa item. Yung sa U-level naman, nakabase sa skill talaga nila. So, tingnan natin guys kung paano ang mangyayari dito. Kita natin yung si Team Duncan na sinusunot lang din naman ang players ng EFES Esports. And successfully, masisecure dito ng U-level ang kanilang unang lord para sa ating laro. Dalawa sa ating mga manlalaro ang meron ng BOD, that is Dwayne Wade and IGQT. Yan, up. Yan. 6K golded data tayo, 7K. 7K golded pala tayo. Oo. 7, dalawa yung 7K sa ano, Pakso. Sa upper level, yun na first blood kanina. Kasi Jason Kidd. Bilis nga rin ng mag-item. Kahit ng first blood siya. Ang bilis nakahabol, no? Oo, nakahabol siya doon sa bawis sa turtle. Kasi pagkapunta niya ng mid, dalawa agad na patay niya. Oo, sinabugan niya ng blades niya eh. Ng shadow blades niya, automatic, ano agad dito eh. Divine blade na siya. No. Ayun, Divine Gleam. 70% ang kanyang additional damage. I mean, pagka 70% yung buhay mo, may additional magic damage para sa'yo. Kita natin ngayon mga kaibigan, si Lotus halos wala na buhay. So, wala na agad pang zone out dito para sa side ng EFES Esports kasi kailangan uwi. Papasukin yata nila to sa alert. Pwedeng-pwede na pasukin yan kasi nandito si Dirk Nowitzki. Ayan na yung dragon. Ayan na ang dragon. Ang dalawa. Ang sakit ni Jason Kidd. At meron tayong taga-close ng deal and that is Larry Bird with the Lord, hindi pa nadedepensahan. Sirang inhibitor turret mga kaibigan sa may bottom lane at mukhang dederecho yung dito ang middle lane at pinasok na naman mega kill pa nga para dito kay Dwayne Wade. Sira ang Torres sa middle lane. Tapos tapusin na yata nila to. Mukhang tatapusin Falling Star mo pero tower lock for Larry Bird and that goes it. Series tied 2-1-1. Game number 2 goes to upper level. Doon lang talaga nagkagulo sila sa turtle. Di nila nakukuha ng early. Oo. Okay, sana yung ano nila eh. Yung parang mababaog na sana nila si Jason Kidd, pero yung turtle talaga eh. Turtle dun sa early. Talaga importante yung turtle sa early kasi dun kayo lalamang talaga na sobra. Oo. Tapos yung sa turtle pa na yun, naagawan na sila, napatay pa sila. Apat yata yung napatay dun. Oo. So, umangat lahat ng umangat lens. Lahat ng pera din nila. So, that's it mga kaibigan. Magkita kayo tayo sa ating game number 3. Upper level versus EFES Esports. Kaya pula naging shotcast siya for the game. Ako sa ating Chantel. Kasama na si Kuipok Page. So, kaya aalis. Kaya mapanood natin yan sa pagbabalik ng Just a Milk Cup Challengers Edition 3.